Ngunit na ipinaalala ng COMELEC na hanggang alas 3 lang ang botohan ngayong araw, may ilang botante pa rin nahuli ang iba o nahuli ang iba nakipag-away pa sa mga nagbabantay sa presinto. Agaw eksena rin ngayong eleksyon ang campaign posters ng ilang kandidato. Live mula sa Quezon City, si Cedric Castillo may paandar. Yes, Jessica, kapag ganito daw na aabot sa 35,000 ang mga botante na nakaregister sa isang presinto, ay asahan na raw na magkakaroon ng aberya maliit man o malaki. Dito sa Corazon Aquino Elementary School sa Quezon City, paghudyat pa lang ng 3 PM na cut-off, umalingaw-ngaw na ang sunod-sunod na reklamo. Sa nagtambak na mga itinapong polyetos sa labas ng Corazon Aquino Elementary School sa Quezon City, hindi maiwasang isipin kung ang mga pangalang nakasulat sa mga papel tutulong kaya sa paglilinis ng basura. Pero marahil ang unang dapat na tanong, bakit may flyers pa ang mga kandidatong ito sa araw mismo ng eleksyon at sa labas pa ng poll precincts? Malapit sa gitang botohan, heto ang ilang mga ali, todo promote sa ilang kandidato. Pero nang aming malapitan, tila patay malisya naman. Nagbabantay ako ng sasakyan ng kapatid ko kasi nagbubuto siya ngayon eh. Nagbabantay yung sasakyan? Ayan na. Pero namimigay na rin kayo habang nagbabantay? Kasi inabot sa amin. Wala lang po, nag-ano lang po kami nito. Wala po kami magawa sa bahay. Alas 3 ng hapon, cut off ng botohan. Isinara na ang gate ng poll precincts. Sa tinatayang 35,000 registered voters dito sa Corazon Aquino Elementary School, tila hindi may iwasang may mapagsarhan ng gate. Ang botanteng ito, kalmado pa nang hindi papasukin ng mga gwardiya. Boto. Wala na, sarado na sir. Alas 3 lang tayo. Alas 3 na ba? Buwang-buwang na eh. Pero nang dumagsana ang mga gustong bumabol sa botohan, umalingaw-ngaw na ang sigawan. Sarado na rin po yung mga, ano natin, yung mga balota natin. Kasi po yun po ang advice sa ano, alas 3 lang po talaga. Paano na yung malalaman, nandito kami sa labas? Oh, papasukin nyo kami doon. Ay, karapatan namin yun eh. Saka wala naman silang in-inform na hanggang alas 5 eh. Ay, hangang alas 3 eh. E paano yung mga nag-half-day lang sa trabaho? Maging sa loob, nagkataasan din ang boses. Buzzer beater sana ang botanteng ito nang makapasok bago raw mag-alas 3. Pero dahil naubos daw ang oras kakahanap sa tamang presinto. Sa taas ako pumunta, kakahanap ko, tinuro ako dito sa ground floor. Eh, nakita ko yung pangalan ko, nabot ako ng 3:20. Sarado na po yung pinto, kumatok, masok. So hindi na talaga makakaboto? Hindi na po pwede. Isa sa pinakahuling nakaboto ang lalaking ito. Pero kung anong prente at swabe ng kanyang pagsulat sa balota, siya namang girian sa labas ng silid. May nakaboto na raw kasi gamit ang pangalan ng lalaking iyon noon pang umaga. Pero paliwanag ng election supervisor. Kung i-check ko naman ang validity at saka yung identity ng tao, yung huli, talaga naman nandyan yung pamilya niya. So yung karapatan niyang makaboto, binigay namin. To make it fair, kukuha ng isa, na isa yung poll clerk na nakafold na hindi nakikita kung sino yon, kukuha siya ng isa, ilalagay niya doon sa spoiled ballot. Welta naman ang ilang poll watchers. Gusto namin hanapin ang may serial number. Ayaw namin, wag na lang ipabilang ito kung ganun rin lang. Pero bago pa makontrol ang sitwasyon, tila nanganak ang sigalot. Isang poll watcher kasi na nanguna sa protesta, hindi raw pala nakatoka sa presintong iyon. Bawal sila. Isagani, pwede mo sila ipadampot. Tumawag kayo ng pulis. Naglahong parambula ang poll watcher. Sakit man sa ulo ng ilan, makakahinga na rin tayo ng maluwag sa pagtatapos ng isa na namang eleksyon. Ang tanong, happy ending kaya sa wakas ang barangay official wannabe na ito o mas marami ang nag-like at nag-share sa kanyang picture kesa nakuha niyang boto? Okay, Jessica, nakausap na ang GMA News. Itong si COMELEC Commissioner Robert Christian Lee. Matayin sa kanya, posible raw na maging questionable ang ginawang random na pagbunot o draw lots o yung pag-discard ng balota mula sa ballot box kung saan may dalawang ballot na nakapangalan sa isang registered voter. Posible raw na maging issue ito, lalo na kung maging dikit ang laban. Samantala, ayon sa Board of Election Tellers dito sa Corazon Aquino Elementary School, ay natuloy daw yung pag-discard o yung draw lots dun sa balota. Pero
naiyak daw naman nila na na-witness ito ng poll watchers. Jessica. Pihado, Cedric, nagkaroon ng confusion, no? Kasi ngayon balik sa alas 3. Samantalang nung May, hanggang 5 o'clock ang sarado ng poll o ng presinto. Yeah, tama, Jessica. Ang sinabi kasi nung ilang mga umabot o humabol dun sa alas 3 na cut-off, una-una, yung iba hindi daw nila alam na alas 3 na yung cut-off. Ano? May sinasabi sila na kulang daw sa campaign o sa information drive ang COMELEC, bagay na hindi naman na silang ayunan ng COMELEC. Ano? At may mga nagsasabi naman na kahit na holiday ngayon, kailangan pa rin daw nila mag-attend dun sa kanilang mga trabaho, kaya mga kailangan nilang gawin sa bahay. Yung nga, unfortunately, talaga hindi sila pinayagan kasi very strict yung regulation na 3 o'clock ay na yung gate dito sa polling precinct. Okay, yun nga lang kapansin-pansin, no? Medyo talamak yung violations, lalo na yung pamimigay ng mga folyeto. Kahit alam nila na bawal, pero parang wala lang. Talagang sinaway na lang ng harap-harapan. Kahit pa alam nila na maraming mga may cellphone ngayon na may camera, pwede kahit video makunan, di ba? Yeah, I guess, Jessica, kasi yung mga nakausap natin kanina na namimigay ng mga leaflets, ano, isa yung sagot nila, wala naman daw namuhuli. May mga tinatanong tayo kanina, hindi naman daw nila alam na bawal ito. So, napakadaling i-deny on their part. Ano, although, yung sinasabi ng iba ay inabot lang daw sa kanila to, so dinidistribute lang daw nila, ni hindi daw sila kinontak nung mismong kandidato na nakalagay doon sa mga leaflets na yon. And again, kanina, nagtanong-tanong tayo, walang nanguhuli, particularly dito sa Corazon na Aquino Elementary School dun sa labas kanina, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo, at sa iyong paandar.